At ayun! Ayun, 3 seconds magsisimula na ang bakbakan. Naku po, ano bang gagawin ko dito? Nakakatakot naman pumunta ng gitna, ano ba yan? Kawawa naman si Mommy. At parang ngayon lang ulit kami nakasubok ng puro grind lang talaga at wala ng mga quest. Yes. So ayan, at ayun na nga. So maglalaro tayo ng isang MMORPG na? Na walang quest at puro grind lang. Ay may ganun? Hindi nga. Yes. So ayan na nga, ang 12 Sky Last Ember. Magaan lang po ito, mga nasa 3 gig lang mga boss. At ayun, pinakabagong server? Ibon? Ay grabe, ang dami naman nilang mga class dito. Yes. Ayan, unang class warrior, pangalawa assassin, pangatlo ayan swordmaster. Ang paborito ng bayan ayan archer. Ayan, at parang run online lang may shaman sila o? Oh. Nice. Aba, ayun may shaman na, may healer pa. Hi! Hi! Ayan, at may lowly class din sila, itong enchantress. And last, itong pinaka-sexy nating sorceress. So archer itong pipiliin natin para long range. Tapos may customize sa hairstyle at kulay ng buhok at sa ating pagmumukha. Fixed gender lang siya pero okay na yan. Ang ganda-ganda naman natin dito, oh. Ganon! Ayan, papasok na sila gamit ang so, ayan. Ayun lang, may nakagamit na. So lagyan natin ng YT. At ayun. So ayan na nga, at nandito na tayo sa loob ng 12 Sky sa bago nilang server na Ibon. At ayun na nga, nang isinilang si So ayan sa mundo ng 12 Sky, ay may di umanoy, isang kuumag itong nakita. So subukan natin pindutin ang kumag kung ano ang meron dito. Pero bago yan, ay isa itong 3D na MMO, mayroong zoom in at may ikot-ikot. At ayan na nga, pag pinindot natin sa mga kumag, so good news, mayroon siyang trade. Yes. Wow naman. So yung mga gusto na medyo kumita or RMT ay medyo possible dito. So fast forward muna tayo sa future saglit. So sa pag-trade ayan po 10 seconds sa gilid tapos hanggang sa 5 items sa isang trade ang kasha. Tapos ayun, full inventory pala tayo. So sa mga free-to-play limit lang backpack natin sa 100. So disassemble lang natin yan at may makukuha tayo na something. So ang kinagandahan ng pag-trade dito ay maliban sa items ay pwede ka din mag-transfer ng gold dito. Tapos may approved siya or parang double trade siya para hindi magkamali at ma-double check pag nag-trade. Sa graphic settings, naka-high tayo at 60 FPS. At ayun na nga, so nung una parang kinakabahan kami dito kasi bakit ganun, walang quest ang hayop. Tapos invite party lang, so nung tinignan namin ang mapa ay ganun pala. So pupunta ka sa mapa at doon ka mag-auto move. At depende or may level naman na nakalagay. So ibig sabihin ay wala siyang mga quests, kundi puro grind lang talaga. Which is maganda para sa mga nilalang na busy. Na busy talaga, katulad namin ni Dogs. Yes. So ayun na nga, so lakad-lakad tayo sa spot. So una dito tayo magpapa-level hanggang level 5. So ayan na naman ulit si Kumag. So pwede tayo mag-invite ng mga ka-party, hanggang 8 katao ang kakasya sa isang party. So wala man siyang mga quests ay pero, mayroon naman siyang auto attack which is goods na din, at grind lang talaga siya at wala na yung nakakasawang mga quests na puro pindut-pindut na yan. Ay grabe pala, at may 90k tayo na mga pots at mana. Very nice! At ayun, so level 5 na silang dalawa ni Komag, so mag-auto move tayo sa next na mapa, so yung first skill ay makukuha natin. Pagtungtong ng level 5, may passive at active skill sila. So goods na yan, may auto attack at auto skill sila. At ayun. So ayun na nga, level 10 na tayo. So ganun na naman ulit, move tayo sa sunod na mapa. Tapos pag level 10, ay may mga bagong mga skills na naman tayo. So equip lang natin ang bagong skill. So napansin namin na medyo mahirap-hirap ng mapa level ito. Yes. At ayun na nga, so dahil kailangan nating ng napakatagal na pagpapa-level ay dapat lang na mayroon itong power saving mode para maiwan natin ito ng naka-auto attack kahit natutulog tayo at hindi mabilis malobat.
At ayun, so nagtanong tayo kung para saan itong spirit shot. Kasi meron kaming kalahating milyon nito. So sa chat ay may mga sumagot naman agad na mga kababayan natin, mukhang active ang mga Pinoy dito. Oy, Tagay daw, aba, malakas daw ang sipa nito? Ayun. At ang sabi, di umano ni Spidey ay pangdagdag daw ng damage. So ilagay lang natin sa shortcut yan at automatic, sasabay yan sa kada damage natin sa mga monster. At ayun, makalipas ng buong magdamag ay level 15 na din tayo. Gago! Teka lang, nag-lag yata si Mommy. Yes. At ayun, grabe ang tagal ng pa-level namin. So free to play lang po tayo dito. Kaya matagal ang pagpapa-level namin. So sa level 15 na yan ay halos 3 araw po yan na naka-auto attack sa cellphone. So hindi siya damagan. Kasi may iba din kaming pinaggagamitan ng phone. Pero ganun po siya katagal. Pero ngunit, subalit, eh kung kayo naman po ay nakakaluwag-luwag sa buhay, eh bakit hindi nyo subukang mapadali ang paglalaro nito? Yes. Diba? Ano ba naman sa inyo ang barya-barya na pang top up dito, diba? Yes. So sa pag-upgrade naman ng items ay isang bato lang ang meron tayo. So hindi ko pa siya gagamitin. Tsaka na pag may malakas na akong weapon na napulot. So ayan yung mga numbers about sa pag-upgrade ng mga items. Tapos may limit break din sila sa pag-upgrade na tinatawag. O may RMT daw. At ayun, so sa chat may nakikita tayo nagbebenta ng gold. So syempre, ayos na ayos yan para sa mga kababayan natin na gustong kumita. So kung hindi kami nagkakamali, 5 milyong gold daw with sham, namok. Yan ata yung nag-iisang bato natin na pang-upgrade. So habang nagpapa-level kami ay may nakita ako bigla na something na umiilaw dito sa kanang taas. So nung pinindot namin dito ay bigla na lang. Ay aba-aba, akalain mo nga naman ayun. So mayroon silang arena mga Lodi, eh ayun naman pala, makakaranas din pala tayo ng bakbakan dito. At ayun, so 15 segundo na lang. Ay ang ganda naman, nung items na suot nila, may parang kumikinang, iba talaga pag gagastos ka. Bigla ka na lang lalakas at magmumukhang astig. Ay 30 segundo pa. Ayun, 3 seconds magsisimula na ang bakbakan. Naku po, ano bang gagawin ko dito? At ayan, lumabas na sila Mommy sa kulungan at ang dami ding ibang mga players na lumabas. Grabe ayan, nakakatakot naman pumunta ng gitna. Ano ba yan? Mukhang one hit lang tayo dito. At nagsisimula na magsipagdapaan ang mga tao. Ay grabe, may rambulan pala dito. So ito yung arena nila. At ayun, sabi na one hit lang talaga. So pag humalik sa lupa, ay maaari pang makapag-revive ng 2 beses. Ay hayop, grabe, kakabangon lang ni Mommy ay walang humpay na kaagad siyang tinitira nito. Kawawa naman si Mommy. So sinubukan naman ni Mommy na manglaban, pero wala eh, ayaw tumama ng pana. Putang ina. At ayun, so ganyan yung arena nila, hanggang 2 revive matira ang matibay. So syempre, kung gusto mo tumagal eh gastos-gastos din kasi. Ganun talaga te. So syempre, hindi rin sila mawawalan ng mga boss dito katulad nitong field boss. So subukan natin itong puntahan. So eto ata siya yung nasa gitna, so wala tayong kabawas-bawas. At ayun, so pag namatay tayo sa pagpapa-level ay may bawas XP din siya. Tapos ayan, nasa safe tayo na base at nandito mga NPC. So pwede din tayo ditong mag-open ng personal store or magbebenta tapos mag-AFK lang. Tapos mula dito sa NPC ay pwede din tayong makateleport agad sa malalayong lugar. At ayun, so ayun na nga. So anong masasabi ninyo dito mga Lodi? So sa amin ay bihira lang kami makapasok ng isang MM o na tulad nito na walang quests. At parang ngayon lang ulit kami nakasubok ng puro grind lang talaga at wala ng mga quests. Wala namang problema sa auto attack kasi matagal siya mag
pa-level, lalo na kung free-to-play ka lang. At sa graphics naman, ay pwede na total, hindi din naman siya ganung kabigat na laro. So ayun na nga mga idol, at hanggang dito na lang yata kami, at ipapasyal na lang namin kayo sa last part ng video. So ayan, at maraming salamat po sa panonood. See you again sa next video. Maraming salamat po.